Yung BP po ba, kulungan pa rin ba ang tingin ho ninyo o the reformatory o ito ay resort, Kernel? Next question is, sino na nagpapatakbo ng New Bilibid, ma'am? Kayo pa rin ba o ang mga gang na po, ang mga Sputnik, BCJ? Yung kami totoo, po. Yung totoo. Kami po, sir. Kayo. Kung kayo ho ang nagpapatakbo, bakit po may mga pwede pong kontrabando sa loob? Why is that? Bautista, ilang taon na ho kayong... how many years you've been working sa jail, ma'am? 21 years, sir, sa BJMP. Bali, 1 year and 6 months po sa Bucor. 1 year. Paano kayo napadpad sa Bucor? Nung pong ma-appoint si General Bantag, he was my warden at Malabon City Jail. Ako po yung deputy warden niya. Okay, so si General Bantag. Yes, sir. Alright, okay. Balikan ho kita, ma'am. Hatanungin ko lamang yung Coast Guard. Coast Guard, sir, yung aso ho ninyo, pagkatapos umaamoy yung damit sa bubungan, sinundan yung aso nyo papunta doon sa septic tank. Is that correct? No, sir. We were directed to go to the next station, sir, to conduct paneling, sir. Ano ho naamoy ng dog nyo? Our working dogs indicated that a scent from human remains, sir. Okay, human remains. Yes, sir. Doon sa septic tank. Yes, sir. Correct. Attorney, sa NBI naman ho tayo, ano hong nakita doon sa, may nakita bang, you were saying doon sa septic tank, ano po mga nakita? Sir, meron pong nakita, correct, there is a remain, a bone, one piece of bone, but our first impression is it is not consistent with human remain. Okay. But this is still for verification. Wala ho kayo nakita mga clothing doon sa loob ng septic tank? Meron po kaming nakitang isang brief underwear. Brief underwear. Could it be possible, Coast Guard, sir, yung naamoy ng aso ninyo ay brief ni Cataroja because of the fact na sinundan niya ho na yung smell ng aso ay yung nasuot ni Cataroja, maaring tinapong po sa loob ng septic tank. Is that possible? Yes, sir. It's possible, sir. Okay. So yung brief na yun, maaring kay Cataroja. Okay. Number two, my question po, ibibilisan ko na lamang po. Ano? Ma'am, sabi ho ninyo, may history po ito ng pagtatago. Ano po? Tama. According to their yung kasama niya pong preso sa dorm A. So, yan ho ay base doon sa mga tanong-tanong lang ninyo pero hindi naman ho talaga kayo nag-imbestiga. Kung ano sasabihin ng preso, sasabihin ng PDL ay ginagawa ninyong parang Bible na tama 'yung sinasabi. Is that correct? Hindi po, sir. Kaya po nalaman namin na na-trace ko po 'yung septic tank because of the investigation. Kasi po 'yung mga okay. PDL din po makakapagsabi sa'yo kung ano po talaga nangyari. Ma'am, kung nagtatago po ang PDL, wala po bang parusa? I mean, pag wala sila sa roll call at nagtatago sila, di ba parang plano nilang tumakas, tinitestingan nila yung security ninyo? Wala po bang ikang penalty dyan pag mga ganyan na wala ka sa roll call, sa bilangan, absent ka? Hindi ba pinaparusahan ho yan? Parusahan po, nililipat po sila, sir. Binibiyahe po. Saan binibiyahe po? Lipat po namin po yung iba sa medium, yung iba po sa mga colony. Okay. Bakit ho hindi pa ho siya nalipat? Marami, may history na pala siya nagtatago. Sinabi niyo ho sa akin sa radio program na may history na po ito nagtatago sa mga sako. Bakit ho hindi pa ninyo inilipat? Tapos siya eh. Kaya nga po nalaman namin nagtatago. Before nung nawawala, nagtatago sa sako, Kernel, may parusa na dapat yon. Okay, nagtago ka ha. Gusto mong tumakas, tinitestingan mo ngayon. Hindi pa kayo gumawa ng aksyon, hinayaan nyo lang siya dyan pag-alagala sa maximum? Kasi po sir, nung sinabi po yon, nung nagkakandak po kami ng investigation, that's the time na missing na po siya. Ayun, so missing na ho siya. Okay, another thing, Kernel, ano po, ay ito pong, okay, may experience po kayo, ilang taon ho kayo sa BJMP? 21 years 21 po? Years, sir. 21 years, okay. Sa 21 years, ma'am, okay. Marami pong problema sa New Bilibid, kasama na ho yan, yung mga ganyang problema, pagtatago, pagtatakas, everything. Bakit hindi po ninyo masawata yung problema na yan dyan sa New Bilibid? Bakit po? Ngayon po kasi sir sa Bilibid, ngayon lang po na-report nung pong na-missing po si Cataroja. Kempi po kasi wala naman pong ganyan sir eh, kasi nakaselda po sila. Mm-hmm. Nakikita mo po ng kahit isa ka lang po na naka-duty, dahil po may selda po sila, nakikita mo po yung tao. Mm-hmm. Unlike po dito po sa Bucor, community po sila. Okay. My next question is,
Ano po nagpapatakbo ng New Bilibid, ma'am? Kayo pa rin ba o ang mga gang na po, ang mga Sputnik BCJ? Yung kami totoo, po. Yung totoo. Kami po, sir. Kayo. Kung kayo ho ang nagpapatakbo, bakit po may mga pwede pong kontrabando sa loob? Why is that? Yung kontrabando, ito nga po yung mga na-apprehend po naming personnel na nagpapasok po sa loob. Marami po yan. May isasubmit po namin sa inyo yung mga reports na mga on-file po na investigation against our personnel. Paulit-ulit na lamang po eh. Wala po bang ang ginagawa niya pag may nahuling ganon, greyhound kaagad, inspeksyon, pero wala po ba kayong long-term solution ni General Katapang ho dyan sa problema sa kontrabando? Ito nga po sir yung ano, yung pong ininitiate namin pong pagbabago when it comes to contraband kasi inabutan na nga po namin ng problema. So kailangan po ng solusyon. Ito po yung paglalagay natin ng canine dogs sa lahat po ng entry ng mga compound. Okay. One last thing. Narinig niyo na ba yung kasabihan, you do the crime, you do the time? Naintindihan niyo po yun, no? Gumawa ka ng krimen, pagdusahan mo. Tama po? Yes, sir. Okay. Ngayon po, ma'am, kaya nga natanong po si Secretary, siguro mas magandang ikaw ang sumagot ho nito. Yung NBP po ba, kulungan pa rin ba ang tingin ho ninyo o the reformatory o ito ay resort, Kernel? Dahil po sa paggawa po ng batas ng 10575, from Bureau of Prison po, naging Bureau of Corrections. Kaya, in the word itself, it's correction. Kinokorek okay. Po natin itong mga preso na dinadala rito kasi considered po silang sick. Sick. Okay. My question, ma'am, is yung binibigay ho ninyo, inamin na po ni Jel Katapang na pwede pong mag-order online ng pagkain, Jollibee, McDonald's, ang mga PDL, meron pong wifi. Tumayo lang daw ho sa labas ng maximum, paglakad mo, ito, wifi ng BCJ, lakad ka pa ng ilometro, wifi ng Sputnik, free wifi, at saka yung visitation rights po ngayon, hindi na po 12 hours, kundi po 1 week na ho. Okay. Ang tanong ko, nasa kwan ho ba ito? Guidelines? Nasa manual po ba ng Bureau of Prison? Asa Mandela rules po ang visitation? Ano na, ma'am? I'm asking you, nasa manual po ba ng Bureau of Corrections? Yes, sir. Nasa operation manual po. Na they are, ano po, kailangan po nilang madalaw ng pamilya nila, makasama po ang pamilya nila, magkaroon po sila ng karapatan sa komunikasyon, at makakain po sila ng gusto nilang kainin. Specify po ba kung ilang araw? Sinabi po ba doon na 1 week pwede pong magbakasyon ng pamilya na lalaro? Wala pong sinabing specific date. Saan po galing yung 1 week na yon na pwede silang tumagal ng isang linggo? Mga PDL natin at prerogative po ng director yan kung igagrant po niya o hindi. Bakit po pinagbigyan na 1 week po? Kasi sa tama po si Congressman Abante ng Human Rights, dapat pantay-pantay kasi po yung pinapayagan na 1 week ang visitation, nakakapag-afford po sila ng kubol, yun po ang parang hotel nila roon. Yung mga walang pera, hindi maka-afford ng kubol, therefore, hindi po madalaw ng 1 week ng pamilya. So, there's disparity. Meron pong ika nga, hindi po fair ang trato. Tama po, mali. Hindi po kaya na mahihirap, wala po pang renta ng kubol. Hindi po sir, pantay-pantay po yung paano visitation. Paano naging pantay-pantay? Sige, paliwanag po sa akin. Meron pong records po tayo ng mga visiting person po. May saan po, data. Sige po, saan po tumitigil ang pamilya, ang misis, ang girlfriend ng PDL ng isang linggo? Saan po? Huwag mo sabihin kasama niya ibang PDL sa selda. Di po ba nag-i-stay sila sa kubol? Po nag-i-stay ng 1 week po yung mga dalaw po ng ano, yung pong malalayo lang po nag-i-stay in. Kaya po makikita nyo po sa records ng visitation, makikita nyo po dun na 19,000 po ang preso natin pero nasa 1,000 plus lang po ang nakakadalaw. And we have 4,000 po na PDL na wala pong dalaw. Mr. Chair, I would suggest na kailangan ho siguro natin to revisit this, yung sinasabi lang manual na hiningi po ni Congressman Abante at saka Congressman Ako para makita po natin yung sinasabi po ng official na ito kasi para pong hindi na ho tama. Kaya natanong ko rin kasi itong Bureau of Prison parang sobra naman hong napakadami na pong privileges at narinig nyo naman kayo nagsabi kanina mukhang nagpapatakbo ng NBP ay mga drug lord ho dahil
Sabi rin Jel Katapang sa isang pronouncement sa newscast, mga PDL na mga foreigner, Chinese, Korean, ayaw kumain ng ulam ng New Bilibid yata dahil siguro tuyo, galunggong o munggo, gusto mag-order ng mga noodles, so gusto ng hamburger, human rights din daw ho yun. So kung ganun ho sir, aba ina, pas maganda ho yata ang buhay sa loob kaysa ho sa labas, ano ho? So, okay, maraming salamat Congressman Tulfo.